Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon sa CRT TV, kung titingnan natin ang brand nito, ayan, Samsung. Bali ang issue nitong TV na to, base sa customer, sabi niya, nagpa-power on naman daw itong TV kaso white display. So try natin para makita natin ang problema nito mga boss bago natin ayusin. Switch on, ayan. Ayan mga boss, kung titignan natin, white display nga tong problema nitong TV. Tapos kung papasinin natin, ayan, meron mga guwit. So, yan bale yung ayusin natin dito mga boss. Nakita nyo naman, ayan. Sa mga ganitong issue, madalas nagiging problema dyan, capacitor connected sa 180 volts. Value 10 UF, minsan 22 UF. So, try natin mga boss kung yun ba talaga ang problema dito sa TV na to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Kung titignan nyo, ayan, bali tapos ko na mabos ang damn TV. Kung papasinin natin, ayan, napakarumi nitong kanyang board. So, lilinisin ko na muna itong mga boss para bago tayo mag-troubleshooting, hindi na marumi itong ganyang board. So, linisin ko lang. Ayan mga boss, so bago ko pala linisin itong board nitong TV, may napansin ako dito sa board. Kung papasinin nyo itong dalawang capacitor na yan, ayan, lumobo, bloated. So, isa dyan, panigurado, connected sa 180 volts papuntang flyback. Yun yung sinasabi kong 10 UF or 22 UF. So, tignan natin dyan mga boss. Kung alin ba dyan sa dalawa na yan, yung sinasabi kong capacitor connected sa 180 volts. Kung titignan natin, ayan mga boss, bali ito yung capacitor na tinutukoy ko na value 22 UF by 250 volts. Tapos ito namang isa, bali dalawa yung lumobo na capacitor. Ang value naman nito ay, ayan mga boss, kung titignan nyo, 470 UF by 50 volts. So, yung capacitor na yan, sa vertical section yan, so ito namang isa sa 180 volts. Kaya nakita natin mga boss, ganun yung display nitong TV, panigurado dahil sa capacitor na yan. Ngayon, bale, lilinisin ko lang muna tong board, after natin malinis, saka natin palitan yung mga capacitor na yan. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, tapos ka nang malinis tong board. Pati na rin tong tube nitong TV, ayan. Ngayon, unang gagawin natin dito dahil merong ang bloated na capacitor, nakita natin dalawa, kung titignan nyo, bale, ayan. So, papalitan na natin yan mga boss, tatanggalin natin yan, tapos after natin mapalitan, saka natin try itong TV kung mag-okay na ba yung display. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, tapos ko na matanggal yung dalawang capacitor na bloated. Ngayon, hanap lang akong pamalit natin dito. So, hanap lang ako mga boss. Ayan, kung papasinin nyo mga boss, bale, meron na akong nahanap na capacitor na pamalit natin sa dalawang bloated na capacitor. Ayan, kung papasinin nyo, same value lang, 22 UF by 250 volts. At isang 470 UF by 50 volts. Bale, ito yung dating capacitor mga boss, yung bloated, ayan, dalawa. Ngayon, ito naman yung lalagay natin. Yung dalawa na yan. So, ilagay ko lang para matry na natin tong TV kung mag-okay na ba after natin magpalit ng capacitor. So, ilagay ko lang. Ayan mga boss, bale, tapos ko nang may lagay yung dalawang capacitor. Ngayon, bubuin na natin to mga boss para yun na nga matry natin kung mag-okay na ba tong TV. So, ibalik ko lang yung mga socket wire na tinanggal ko dito sa board bago natin itry. Ayan. Sa mga ganitong issue pala, sa mga beginners dyan or baguan, once na meron kayong na-encounter na ganitong problema sa mga CRT TV, una nyong i-check yung capacitor connected sa 180 volts. 90% or 100% mga boss, minsan yun lang yung nagiging problema, yung capacitor na yun. Na value madalas 10 UF or 22 UF by 250 volts.
So, tanda nyo yan kayo mga beginners. Ngayon, try natin. So, intel lang natin mag-on. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, ayan, nawala na yung mga guwet dito sa display nitong TV at nawala na rin yung kulay puti. Medyo malabo lang, adjust lang natin dito sa brightness. Dito sa playback na lang tayo mag-adjust. Ayan. Sa ibaba yung ikot natin mga boss para lumiwanag konti yung display nitong TV. Ayun. So, yung tamang adjust lang. Ayan. So, tama na yan. Kunti pa mo, boss. Ayan. Kung titignan nyo, ayan, normal na yung display nitong TV. Nawala na yung kulay puti, tapos yung mga guwit. So, ibig sabihin mo, boss, yung capacitor lang talaga naging problema dito sa TV na to. Ayan, yung dalawa na yan. At isa pa sa mga beginners dyan, once na meron kayong na-encounter or nakitang capacitor na bloated, sa mga inaayos nyo, kahit anong unit pa yan, matik mga boss, dapat palitan na natin. Kasi yung isang capacitor, kapag lumobo na yan, panigurado may tama na yan, may problema na. Kaya mas better pa rin na magpalit na tayo once na meron tayong nakitang bloated na capacitor. So, tandaan nyo yan. So, dahil login na ito mo boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana sa mga beginners dyan, kahit papano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like, share itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.